Welcome back mga kaldab. Yung video na yan ay pinaka-latest mga kaldab. Na kung saan mga kaldab ay nagse-celebrate nga po. Dahil nga po honor student na naman po mga kaldab. Si Angel mga kaldab. Marami pong komento ngayon sa social media na talagang umaayo na nga po sa atin yung panahon. Pati mga ibang mga masabi natin na dating na naniniwala sa Zarzuela ay kumbaga bumabagsak na. Kumbaga hindi lang po nila masabi ngayon na may mga ganito palang bayaran na nangyayari. Masaya na pa rin po tayo. At least lumabas po yung katotohanan na tama naman po yung Aldab Nation na malaking pera nga po talagang involved sa management ni Mengay. Kasi kung wala naman pong perang involved yan, eh hindi naman po gagawin nila yan. Yung patunay lang yan mga kaldab na pag sa larangan po talaga ng Zarzuela may perang malaki. Ang siste nga po talaga ay pasisikatin ni Mengay si Congressman Spotted. Gagamitin ni Mengay o gagamitin si Mengay pero may malaking halagang bayad. Ito yung sinasabi ko mga kaldab na kung kailangan mong sumikat, eh dumikit ka sa isang taong sikat. Na totoo naman po talaga yung sinasabi ni Ogie Diaz. Pero ngayon mga kaldab, eh, tapos na nga po ang Zarzuela dahil lagi kong sinasabi to, nakuha na nga po ni Ibiang ang gusto niya yung makuha, di po ba? Para, kumbaga ito eh, tapos na, para saan pa yung Zarzuela kung hindi na naman po magiging artista o tuluyan na nga pong aalis si Congressman Spotted mga kaldab. Dito po sa video na to marami nagkukomento. Bakit hindi daw po full video lagi ang kuha? Hindi siya masyado katulad. May kumbaga laging kalahate, si Angel lang at si Alden. Walang kumbaga full video na malayo pa lang. Eh, sisimulan na para malaman po talaga kung sino yung malalapit kay Richard Fulkerson, kung sino yung laging kasama niya. At dito palang pansin nyo na eh, di po ba? Kahit saan pong video mga kaaldab, tanging, although sabihin natin, syempre Mr. Destiny, sikat na sikat si Alden eh. Kaya kailangan din si Alden lang. Di po ba? Syempre kailangan din po whole family. Kaya nga po nagse-celebrate eh. Di po. Pero syempre, kanya-kanya tayong opinion at reaksyon ang sa akin lang naman. Eh, syempre, ko-questionin din po natin yung mga tanong din po nila. Di po ba, bakit nga rin po na sinasabing na andyan si Mengay gayong wala naman pong ipinapakita. Sabi ko nga po, bakit naman po kasi ipapakita. Pero makikita nyo naman po sa bawat mga video na inilalabas, eh tipid na tipid. Yung tipong ilang upuan ng bakante, at yung pinaka side pa ng kung saan maraming nakaupo ay yun po yung hindi kinuunan. Real talk to mga kaaldab. Ako, kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon mga kaaldab. Pero ang pinaka-importante naman po rito, alam po natin kung nasan si Mengay. Alam po natin kung nasan at kung sino po yung kasama. Doon pa lang po masaya na po tayo eh. Real talk to mga kaaldab. Ako, for the sake of the fans of Aldab Nation, lagi po ako nag-update, lagi po ako nagbibigay kahit sabihin na natin na maliit na bagay lang yan. Pero ang pinakamasaya naman po rito, eh, kumbaga updated po kayo. Po ba, hindi po kayo masasabing ngayon lang, kahapon lang. At least alam ninyo po yung mga kaganapan kina Richard Fulkerson. At kay Mengay. Ulitin ko mga kaldab, hindi natin sure kung ngayong weekend nga po ang balik ni Tisoy sa Itbulaga. Marami kasing komento na magbabalik nga po raw ito sa Itbulaga na hiling nga din daw po ng Itbulaga sa GMA Management. Pero hindi ko alam, para baka para lang po pansinin kasi bumababa na nga po yung ratings nito. Parang gusto atang mangyari ng Itbulaga ay muling iangat dahil dumadaus-dos na nga po eh. Hindi man po ito nababalitaan o sabihin na natin na
Kumbaga, ilang Aldab Nation lang po yung nakakapuna at nakakapansin. Pero yung katotohanan, mga Aldab, na sobrang baba na po. Kahit titignan nyo po sa mga Twitter, sa Instagram, sa Facebook, karamihan ng komento, boring na nga po raw. Medyo masakit na salita. Di po ba? Pero yun po yung katotohanan eh. Boring na nga po raw yung Itbulaga, hindi na nga po raw kaabang-abang, hindi na nga po raw katulad ng dati. Marami na nga po raw nagsasabi na, kumbaga, palitan na. Di po ba? Yung mga segment na hindi na kanais-nais, po pwede naman daw pong palitan para bumalik yung sigla ng Itbulaga. Masakit pong tanggapin, lalo na po sa mga legit dabber cards, yung mga ganitong balita. Pero wala eh, kumbaga yun talaga eh. May kita nyo naman po at mapapansin nyo sa views sa YouTube, sa Facebook nila, na talagang medyo sobrang baba na, hindi na naaayon po sa dami ng subscriber nila. Although million po yung subscriber, pero may kita mo 2,000, 3,000, di po ba, napakalaki nang nawala. Although sabihin na natin, marami na nagbago, mga Kalda, Mr. Destiny, kasi yung iba wala ng cellphone, naibenta na nung pandemic, yung iba naman ay kumbaga wala ng kakayanan, hindi na masyado updated sa mga ganyan, kaya sa TV na lang sila. Pero kung sa TV ya, mga Kalda, baangat din po yung ratings niyan eh. Pero nakikita nyo naman po eh, pababa ng pababa. Wala partida, mga Kalda, wala pang kalaban yan ha. E paano na lang po kung naging nagbukas ng ABS-CBN na sabi bali-balita na po na bubuksan muli ito, sabi ni President Bongbong Marcos. Pero yan eh, mga aligasyon pa lang. Pero siyempre mga Kalda, tignan pa rin po natin kung bubuksan nga po. Dahil kung mangyari yan, eh malaking sampal nga po talaga to sa Itbulaga. Dahil tapos na yung sarsuela, di po ba? At talagang hahawakan na o kukuha po ang ABS-CBN ng mas matitinding mga artista na pambasag o pang bagsak sa Itbulaga. Ulitin ko for the record lang po sa mga nagtatanong po kung kailan po balik ni Tisoy sa Itbulaga, wala pa po. Hindi pa po tayo sigurado kung sa Sabado nga po kumbaga makikita natin si Richard Fulkerson na magpe-perform kasama si Mengay. Tignan na lang po natin, mga Kaldab.